So ayan pang gaan, dito po ako sa labas ngayon kasi po yung ano ko po, nakabili po ng bahay. So ipapakita ko po sa Jupanga yung bahay po na nabili ng kaibigan ko po. Tsaka yung tita ko po, ayan. So nakabili po sila ng bahay dito, tapos ipapakita ko po sa inyo sa loob. Ayan, so yung bahay po nila is me, yung pinaka normal na price lang po pangga, normal na price lang po yung bahay na nabili nila is umabot ng 230,000 euros. Pag i-convert natin sa Pilipinas pangga is abot ng 13 million po. Ayan, so pangga, 13 millions pangga, can you imagine pangga, 13 millions po worth na bahay. Tapos pagdating sa Netherlands, ganito kasimple lang yung bahay na makikita mo worth of 13 million. Pero iba din naman dito yung rate nila pangga. Pero yung 230 euros dito, parang normal lang sa kanila. Sa atin, medyo, ano yun, malaki na yun. So mga pangga, ipapakita ko po sa inyo pangga, ito po yung itsura ng bahay na pangga. So yan pangga, so yan po yung pintuan po dito pangga, ayan. Yan po, ayan, hanggang sa taas po, ayan. Hanggang doon po pangga, ayan. Sa pinakataas, ayan. Hanggang doon po yung ano. Hindi na po kasama dito pangga. Yan lang po yung sa dock, yun doon. Ayan. Ito po yung pintuan, ayan, ayan, ayan. Papunta doon. Sige, pasukin natin mga pangga, ayan. So may susi po ako pangga kasi, ayan, baka yun dito. Ayan, so bubuksan natin. So, ayan. So ayan po. Ayan. So binigyan niya po ako ng susi. Binigyan nila po ako ng susi kasi nga ano, pag pupunta ako dito may sarili akong susi kasi nga pagdating ng kapatid ko, ayan. Ayan, bibistain ko po sa palagi kasi dito natitira yung kapatid ko one day. Ayan. So ayan, mga pangga. Alam niyo ba mga pangga, dito sa Netherlands pag bibili ka ng bahay is may kamahalan po talaga mga pangga. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yung loob pangga. Wala pang mga gamit pangga kasi pa bahay lang binili nila pangga at saka ang price po ng bahay is tumataginting po na napakalaki po pag i-convert natin sa Pilipinas. Alam niyo ba ang worth ng bahay dito is umabot ng 230,000 euros. Pag i-convert natin sa Pilipinas pangga, umabot ng 13 million pesos mga pangga. Oo, kanyang kamahal po ang bahay pangga dito sa Netherlands at pahirapan po makabili ng bahay dito. At saka ayan pangga, ipapakita ko po sa inyo sa loob kung anong laman ng worth of 13 million na bahay. Ganito lang pangga ha, sa Netherlands 13 million ang worth dito kung i-convert natin sa Pilipinas. Okay, ituturo ko kayo kung anong hitsura ng bahay nila dito sa Netherlands. Yan! So mga pangga, ayun pong nabili ng bahay, nasa second floor po. Ayan. So bali, aakit po tayo mga pangga. So, ayan. So ito po yung bahay nila po dito, yung kaibigan ko po. So pagpasok nyo po pangga sa entrance, ayan po, ito po yung ano nila. So mayroon po silang common toilet. Ayan, common toilet po yan. So dito po sila nagtoilet. Ayan. Tapos ayan, patayin natin. Ayan, so ito po mga ha. So ito po yung sala pangga. So ito yung sala nila pangga. Ayan, so ito po yung sala. Malawak din pangga. Ayan, so for warming po ang tawag na dito kasi nga malamig nga. Pagting winter, itong gamit din para pang init. So yan po ang sa labas. Ayan. Ayan. So nasa ano lang din sila pangga. Yan po ang labas ng bahay mga pangga. Ayan. So bali, ayan. Yan po, oh. So marami pang gagawin dito kasi kinuha yung mga gamit sa kabibili ng gamit. So andyan po yung ito po yung labas. So may balcony po sila mga pangga. Ayan. Yung balcony po nila, ayan. So yan po mga bahay po, mga luma na po yan, parang ibibinta din po nila yan. So yan po yung may-ari ng bahay yung nakabili. Hindi ko lang ipapakita pangga. Ayan. So so marami pang gagawin dito pangga ha. Tumagingting po ito pangga kung sa atin po million na million po ang kandidat nito. Million po ang worth nito sa Pilipinas pag i-convert natin yung euro sa ano, piso. So ayan po, so may second floor po sila mga pangga. So at saka dito pangga, pag bibili ng bahay paunahan pangga. Paunahan po talaga pangga pag bibili ng bahay dito sa Netherlands. Ang hirap-hirap makabili po ng. So may second floor po sila mga pangga, ayan. So akit po tayo ng second floor. Papakita ko po yung mga rooms nila doon. So bali itong bahay na po pangga, nabili po ito nung last week. So nayos po nila, lagyan po ng mga gamit. Ayan. Tapos
Ito po, bali, ito po yung room, isa. Medyo malaki po isang room dito. Ayan, so, ito po yung sa labas niya. Ayan, makikita mo po yung sa taas. Yung parang pinaka-hitdak. Ayan. Ito po yung first room pangga. So, sa tita ko po itong isang room na to. Ayan, so, maganda. Malaki na rin. Ang tapos, ayan, pagdating dito, mayroon din po silang dito pangga, ang tawag na dito is yung, dito po yung sa washing pangga, dito po maglalabas sila pangga, dito po ilalagay yung washing, ayan, so dito po maglalagay, tapos pagdating doon, ayan, ayan pangga o, sa ilalim, so pwede rin dito magsampay pangga, sampayan dito pangga pagkatapos ng washing, ayan, dito po sa ilalim. Napaka ano talaga, no? Pulido talaga. Ayan. So, dito po yung washing. Dito po kami. Ayan. Anytime po dito, pwede nila kung tumira dito pangga. May susi din ako. Binigay nila. Tita. Ayan. Tapos, ang ito is lagayan ng ano. Para siyang stock room. Ayan. Ito, lagayan ng mga gamit. Mga unnecessary na ginagamit masyado, ayun. Para siyang ano. So, pangga, pag sa Netherlands, pangga, ay, nako, pangga, pagbibili ng bahay, ay, nako, napaka ano po, napaka hirap. Tapos, ang mahal ng bahay na dito, pangga. So, ito po yung toilet po. So, ayan po yung banyo. Nilinisan po namin yung kanina. Kasi nga, tinulungan ko si tita ko, ayan. So, malaki. Banyo nila, ayan. Siga. So ay mga pangga, so dito pa ako sa ano, sa bathtub. Ayan. Na-enjoy ko po dito pangga. So para akong may-ari dito pangga. Oh. Kasi nalinis ako dito pero dito ako nalinis muna. Ayan pangga. Oh. Oh. Sarap dito maligo pangga pag ano, yung pag summer, mag-bathtub ka dito. Ayan, mag-hulog ka lang. Ay, napakaganda pangga. Tapos ganda ng ano nila. Diba? Ganda. So, andyan po yung tita ko, hindi ko po ipapakita kayo. Bawal po. So, parang na-enjoy ko ata dito pangga. O, tiyan yung toilet namin pangga. O, diba? So, unlucky. Parang, dito pag nakapili ka ng bahay na ganito pangga, swerte ka na pangga kasi nga, ano, may sarili ka ng bahay, eh, dikit sa lahat, hindi ka na mag-rent at saka, one day pangga. Kasi pag mag-rent ka dito ng bahay, magbili ka ng bahay, kahit nabili mo na yung pangga, pero buwan-buwan, nagbabayad ka pa rin. Para sa insurance yun, ano? Oo, kahit nag-rent ka ng, nagbibili ka ng bahay, babayaran pa rin buwan-buwan pangga. Pero, kagaya nun sa amin doon, nagbayad, binili namin yung apartment, tapos, binili ng ano, lalola ko. Tapos, nagbayad sila per month ng 1,100. Since that 17 years na nakatira doon sa bahay na yun, so, per year, bababa at bababa ang bahay na babayaran. So, example, so instead na 1,000 plus yung binabayaran nila doon na bahay, so pagdating po ng ilang taon, ngayon, ang binabayaran nilang bahay is, ano na lang, 200 na lang per month. Pag after na yan, pagkatapos ng mga taon, pag matapos-tapos ng taon, wala ka nang babayaran bahay. So, sa'yo na yun. So, anytime, may insurance pa, tapos kung ibenta mo yun, malalaking kikitain mo yung mga pero toilets. May mga lagayan. Ma-empty pa pang doon. Okay. So, ito po yung douche. Douche siya ng shower room. Iguanan nila. Ayan. Malaki. Malaki din. Tapos, mamaya po na ipakita ang master bedroom. At saka, isaring room. Sa pang rooms, ayan mga pangga. So, isang room, malaki na din pangga. Ayan. Ito yung pangalawang rooms nila pangga. So, ipakita mo rin dito. So, ayan o. Can you imagine? 230,000 euros, ganito lang pangga.
Pag sa Pilipinas natin to i-convert 13 million tumataginting agay oi. So ito na po pangga yung master bedroom. So ito po yung master bedroom pangga, ito po yung medyo malaki-laki na rooms. Ayan, ayan. So makikita din po dito may mga bintana. Para na sana sa attic na siya pangga oh. So yun po yung mga bahay sa likod. Ayan, medyo may kalumaan na po pangga yung sa likod, pero yung mga sa likod pangga is mga bahay po yung na binibinta pangga ayan. Medyo may kamahalan din mga bahay dito pang kaya mo. So, ito na po yung bedrooms, master bedroom po nila. So, bali tatlo po yung rooms nila. Tatlo po yung rooms, ayan. So, ayan pangga. So, ayan na po yung... ito na po yung pang third master bedroom, ayan. So, maganda din naman pangga. So, sa'yo na to, ayan, kumbaga, yung iyon na to, pag maayos na to lahat, pag ibinta mo rin to, so, pwede mo rin pataasan ng price yun. Tapos, uwi ka ng Pilipinas for good. Malaking pera kikita. So, ayan. Hanggang doon. So, bali, akit ng hagdanan. Dali ka ka doon rin pang gaon. Ito po yung sa labas. So, ayan. Marami pang gagawin dito. Kumbaga, ayan o, so may bagong ilaw na nabili, so ikakabit lang to. So, ito po yung ano pangga, ito po yung kitchen. O, diba? Social. Ito, yun po yung kitchen nila pangga. So, kanina po, nagdala po ako ng tuyo. Ito pong ulam namin. Tuyo. Dalawa po kami tita ko kumain. So, ayan. So, wala po masyadong gamit mga pangga kasi nga, kaano lang po. Ayan. Kakalipat lang dito. Nag-ayos pa ng mga gamit kasi bibili pa ng mga gamit. Nasa labas. So, medyo luma. So, ayan po pangga. Yun pong afwas machine. So, hindi ka na mahirapan maghugas ng ano, ng plato. Kasi nga, may lalagayan, may hugasan na sila automatic. Ayan. Tapos may aron na sila. Lagayan ng ano, yun. Lagayan. Tapos may oven na rin sa baba. Ayan. So, yung ano po nila, lutuan is, ano ba ito? Ayan. Yung electric, oh. Ayan. So, may aron pa sila. Tapos, ito yung mga lagayan ng mga ano pangga. Lagayan ng mga kutsara. Ayan, lagayan ng mga kutsara nila. Ayan. Mga plato. Maganda kasi yung kulay puti. Ayan, so wala pa masyadong gamit kasi nga inuna pa nila maglinis dito. Kaya tinulungan ko sila ate. Tita ko. Ayan, lagayan ng mga kung ano-ano. Ayan, so. Tsaka ito yung cold cast na tawag pangga. Yung cold cast, yung ref. So, ito yung ref nila o pangga. O, tingnan nyo. So, ito wala pang masyadong laman. Ayan o. Yung pong kulkas nila pangga. Kasi nga, kaano lang nila. Maglinis sila dito, magpintura uli. Tapos, lagyan ng mga gamit. So, ayan pa lang pangga yung laman ng ano. Ref. Tapos, sa taas, pwede din doon. Malaki pangga, no? So, ayan. So, bali yan po, pangga. So, ito na po, pangga, yung bahay po na worth of 230 euros. So, papakita ko sa inyo. So, ayan. Ito na po. So, medyo magulo pa po. O, ayan. So, ito yung sala. So, ayan pangga, may nag-doorbell po kasi nga, dumating na po yung order na isang tafil. Tafil yung mesa po. Ayan po. So, darating na po yung order na tafil. Ayan.
So bubuhatin po nila sa taas yung tafil. So yan po pangga. So nag-order po din tita ko ng ano, ng mesa. So yan po pangga. Pagkadis din po, dumating po yung tafil, yung misa po. Medyo mahaba po itong misa. So mamaya na po ito bubuksan. Kasi nga, antayin pa namin si daddy namin. Okay, oy! Ayan, siya na po ang magbubukas niyan para makita. Kasi hindi namin alam paano mag-assemble niyan mga pangga. Ayan, thank you.